Adam Sandler, isang makapangyarihang taong pinalilibutan ng karanihan. Magmula bata pa lamang ay nakukuha niya na ang mga ninanais. Kung itsura naman ang pag-uusapan ay hindi pa uhuli ang binata. Subalit ang nakagisna niya ay magbabago dahil sa paglitaw ni Catherine Sarmiento, ang magaling na arkitekto ng kalabang kumpanya. Ano ang magiging ambag ni Catherine sa takbo ng buhay ni Adam? Gayong kinamumuhian siya ng binata. Ano ang mga lihim na matutuklasan? Mga bagay na malalaman? May mabubuo ba o sadyang magwawakas ng tuluyan? Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa loob ng meeting room. Wala ni isa sa kanilang lahat ang naglakas loob na magsalita. Katatapos ko lang magkomento sa isang proyektong inihanda ng kalaban naming kumpanya. It's a multi-million dollar project, kaya naman naroon ang eagerness ko na maklose ang deal. Inilapat ko ang aking likod sa upuan at saka tiningnan ang mga taong naroroon. Ngunit agad din yun na napawi. "Really, Mr. Sandler?" Aniya, sabay pagsiklop ng kamay sa harapan. "As far as I know, wala ka pang karapatang punahin ang gawa namin. Not until the client say so. Isn't it right?" Kalmado niyang sambit. Agad na kumulo ang dugo ko sa narinig. Catherine Sarmiento, a brilliant and famous architect that's working under my rival company. "Sa pagkakalam ko, Ms. Sarmiento, I can state my opinion. Since ang mga umattend ay representative lamang at hindi ang direktang kliyente," sagot ko pabalik sa kanya. Ramdam ko ang pagbigat ng atmosphere sa paligid. Pikon ako, pero ang mas nakakapikon, wala man lang kahit na anong pagkairita sa mukha ni Sarmiento. She just blankly at kalmadong nakatingin sa akin. "Ah, talaga ba?" Tanging naging tugon niya bago ibinaling ang tingin sa nakabukas niyang laptop na parabang walang nangyari. Halos mapanganga ako sa naging reaksyon niya. Napangisi na lamang ako dahil sa inis. Ano pa nga bang inaasahan ko sa isang matapang na Ms. Sarmiento? Nabaling ang atensyon ko sa taong nakaupo sa kanang bahagi ng lamesa nang tumawa ito ng mahina. Tinapunan ko siya ng matalim na tingin. Kung hindi lang siya representative, ay kanina ko pa nabalibag to. Saad ni Sian pagkatapos niyang tumawa. Inayos niya ang mga gamit niya at tumingin sa amin. "I've seen enough of your presentation. I will discuss it to our president. Ipapaalam na lang namin sa inyo kung kailan ang susunod na meeting. Thank you." Ngumiti na siya at isa-isa nang kinamayan ang mga naroroon. Dinala ko ang kamay ko sa noo at hinilot ang sentido. Masyadong napatagal ang meeting. Ang dami ko pang gagawin. "Mr. Sandler," a soft yet a hard voice ang tumawag sa akin. Dahan-dahan kong iniangat ang ulo at nakita ko ang walang emosyong mukha ni Sarmiento. Tumayo ako at hinarap siya like a true businessman. "What is it, Mr. Sarmiento? May puna na naman ba siyang sasabihin? Mag-uumpisa na naman ba siya?" Inilahad niya ang kanyang kaliwang kamay sa harap ko. At tiningnan ko siya na may pagtataka. "Does she want a handshake?" At napakibit balikat ako. "Sandler," inabot ko ang aking kamay at agad ko rin siyang kinamayan. Hinigpitan ko ang hawak sa kanya para madaling matapos. "Excuse me, Mr. Adam Sandler. Pero nagpapapansin ka ba?" Kalmado niyang tanong na agad naman na tumaas ang isa kong kilay dahil sa narinig. "Pardon, nagpapapansin ka ba?" Saad niya ulit. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya. "Bakit naman ako? Sandler, cut the dramas. Give me our portfolio." Pagputo niya sa sana'y sasabihin ko. Napatigil ako sa paggalaw at pagtitig sa kanya. "Sandler," pagtawag niya muli na tila ba nauubusan na siya ng pasensya.
Napatikim ako at walang sabing ibinigay ang portfolio na hawak-hawak ko pala. Paano ko ba nadampot yun? Tahimik na kinuha yun ni Catherine at agad nang lumabas sa meeting room. Kahit kailan talaga ay walang magandang manners ang babaeng yun. Bro, kanina ka pala kabusangot. Puna naman ni Jordan, kaibigan ko. Matalim ko siyang tiningnan bago sumandal sa upuan ko. Ikaw, kanina ka pa sa opisina ko ah. Pagbabalik ko, napakamot siya ng ulo bago hilaw na tumawa. Tapos na naman ang kota ko, pagdadahilin niya. I took my glasses off and massaged my glabella. Ito na, alis na, pagsuko ni Jordan nang makitang sumeryoso ako. Itinaas niya ang kamay at dahan-dahang pumunta sa pintuan sa kabinuksan yon. Good luck! Huling sambit niya bago tuluyang naglaho sa opisina ko. Napasandal ako at napatulala sa kisame. Yeah, good luck na lang talaga. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi ko na malayang alas 8 na pala ng gabi. Ang dami kasing kailangan gawin. I stretched my arms at inabot ko na ang coat ko, pati na ang susi. Pero agad akong napahinto at nataranta nang hindi ko mahagilap ang susi ng sasakyan. I spare a moment to find it before I realized na hindi ko pala dala ang kotse ko. Piniti ko na lamang ang noo ko saka bumaba na sa parking lot. Nang makita ang pulang sedan ay agad akong naglakad papunta roon. Saka binuksan ang pintuan ng backseat. Inihagis ko ang coat ko sa loob at padabog na umupo. Hindi ako nagsalita at hinintay na umandar ang sasakyan. Pero ilang minuto nang lumilipas ay hindi man lang yun umuusad kahit konti. Tumingin ako sa driver's seats na agad ko ring pinagsisihan. Am I your driver? Kalmadong tanong niya. Umiwas ako ng tingin, galawang galit kunwari. At narinig ko siyang bumuntong hininga. Isa, sambit niya. I immediately swung the door open and hopped in the front seat. Bigla lang yun, pero iba ang datingan sa akin. Nanatili pa rin akong nakatingin sa labas at hindi siya binabalingan. Hey! Pagtawag pansin niya, hindi ako kumibo. Look, I'm really not sorry for my attitude. Panimula niya habang minamaniobra niya ang sasakyan. Lagi ka nalang galit kapag kinukontra ko ang mga ideya mo. Punan niya pa. Napabuntong hininga na lamang ako. You're a grown up, Adam. You should act like one. Pangaral ni Catherine sa akin. Yes, si Catherine Sarmiento. Ang babaeng kanina lang ay kakompetensya ko sa project. Dalawang taon nang nakalilipas mula nang magpakasal kami sa Norway. It was an arranged marriage. Sobrang pagtataka ko kung bakit siya pa. Ang dami namang ibang anak na mga big shots. Pero ang mga magulang ko at ang lolo talagang walang taste. May kontrata naman. Kailangan lang naming manatiling kasal sa loob ng 5 taon. May 3 taon pa ako sa kalokohang ito. You are growing up, Adam. Panggagaya ko sa boses niya. Napabugo siya ng hangin at mahinang napailing. I get a kid instead of a husband, sambit niya. Sikreto akong napangiti. Sa ganitong bagay lang ako nakakaganti kay Catherine. Nang makarating sa bahay, ay agad kaming lumabas at pumasok sa loob. Sumalubong kaagad sa amin si Snow at si Harper. Aso ko at aso niya. I'll go upstairs. Paalam niya habang karga-karga si Harper na isang chow-chow. Anong upstairs? Di ka man lang ba magluluto ng apuna natin? Anong klaseng asawa ka? Pang-iinis ko sa kanya, ngunit tila wala siyang silbi kasi tinitigan niya lang ako gamit ang walang kabuhay-buhay niyang ekspresyon. Malaki ka na, Adam. Tsaka hindi ka naman imbalido. Tumalikod na siya at tuloy-tuloy nang umakyat. Nanatili ang tingin ko sa likod niya hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. Inis kong kinarga si Snow at pinanggigilang yakapin. Ang sama talaga ng nanay ni Harper, no?
ani ko kay Snow na isa namang Pomeranian. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig at kumuha ng tinapay bago sumunod sa kwarto sa itaas. Sa iisang silid lang kami natutulog. Kung bakit? Kasi pinagkaisa na naman kami ng magulang at ng lolo ko. Nang makapasok ay nakita ko si Catherine sa higaan habang nagtitipa sa laptop niya. Katabi niya si Harper, kaya naman inilagay ko na rin si Snow sa kama. Hinubad ko na ang necktie at ang polo na suot-suot. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng hindi kaaya-aya, kaya naman lumingon ako sa likuran ko. Naabutan ko ang mata ni Catherine na nakatitig sa akin. "Are you picking again?" sabi ko habang tinatakpan ang dibdib ko ng dalawang kamay ko. "It's not picking, kasi lantaran kang naguhubad sa harapan ko." Kaswal niyang tugon. "Rumarasong ka pa ha," singhal ko. Pero inirapan niya ako at pinagtaasan ng kilay. Attitude talaga. "Why? You're my husband. Dapat nga mas matindi pa rito ang ginagawa ko sa'yo." "Hey, your mouth!" saway ko. Tiningnan niya ako at agad na ring bumalik ang tingin sa laptop. "Gusto mong tikman?" saad niya sa isang kakaibang tono. Naihilamos ko ang kamay ko sa mukha. "Just shut up, Sarmiento." "Correction, Sandler ako kapag wala na sa trabaho. Asawa ko." Pagtatama niya. Hindi na ako umimik at nagpatuloy na sa pagbihis. She really spouts something weird sometimes. Matapos kong maligo at magbihis, ay pumunta ako sa mini office ng kwarto at sinimulang kalikutin ang mga papeles. Napatingin ako sa gawin ni Catherine at nakita ko siyang nakahiga na sa kama at natutulog. Ang dalawang aso naman ay wala na sa kwarto. I slightly shake my head and cleared my thought. Bubuksan ko na sana ang laptop nang mahagip ng paningin ko ang isang plato ng pagkain sa gilid. Ilang segundo akong napatitig doon bago nabaling sa taong nakahiga. At least may konsensya rin pala si Catherine. Hindi ko alam kung anong oras akong nakatulog. Basta gumising na lamang ako dahil sa malakas na paghampas sa aking mukha. Tulala at kunot-noo akong napatitig kay Catherine habang hawak-hawak niya ang unan. "Ano na naman bang problema mo? Ang aga-aga!" Inis kong sambit. "Kita nang natutulog yung tao eh. Sado na to, walang modo." "Bangon nga!" Ikling tugon niya. "Hindi mo ba nakikita? Bumabangon na ako. Dahil sa pagiging brutal." Muli ay hinampas niya ako bago nagmamadaling maglakad patungo sa pintuan. "Bilis na! Nasa telepono ang lolo mo!" Huling sabi niya bago tuluyang umalis na may kasamang irap pa. Napahugot ako ng isang malalim na paghinga. Ang sarap sakalin ng babaeng to. Agad akong bumangon at dumiretso sa ibaba. Hindi nag-abalang mag-ayos sa sarili. Si Catherine lang naman ang kasama ko sa bahay. Naabutan ko siyang may hinihiwa para sa lulutuin niya. Yun lang yata ang silbi niya sa bahay, ang magluto. Kinuha ko ang telepono at inilagay yon sa loudspeaker. "Grandson, kailan ako magkakaapos sa tuhod?" Magiliw niyang bati. Nalukot ang mukha ko sa narinig. Mukha bang magandang biro yun? "Quiet with those creepy jokes, lo." Saway ko. Sinulyapan ko si Catherine sa kusina at saktong nagtama ang paningin naming dalawa. Kinindatan niya, sabay labas pa ng dila niya. Agad na tumaas ang balahibo ko sa nasaksihan. Kahit 2 taon na kami nagsasama, ay hindi pa rin ako nasasanay sa mga galawan niya na ganyan. I made a disgusted look. "I'm not kidding though, but putting that aside, nasabi ko na kay Catherine kahapon ang magiging schedule niyo next week." Panimula niya. "Schedule for what?" Takang tanong ko. "I really have so much in my plate. Dadagdagan na naman ba ng lolo ko? Tungkol ito dun sa project na pinupursu mo. Against the H Company." Pahayag ng lolo ko. "Oh, the meeting we had yesterday." Pumayag na yung CEO nila na paghatian ang project ng kumpanya natin at ang kumpanya nila.
And it was discussed na ikaw at si Catherine will take a lead. Masayang sambit ni Lolo. Napahawak ako sa noo at unti-unting hinilot ang sentido. Yeah, ano nga ba naman ang magagawa ko? Plinanin yun na, diba? Sambit ko at saka nagpaalam na ako sa kanya. Dumiretso ako sa kusina at naupo habang tinititigan ang ginagawa ni Catherine. Nagluluto siya ng pasta, ng itlog at ng bacon. Nagtimpla na rin siya ng kape para sa aming dalawa. Kailan tayo aalis? Tanong ko nang makaupo na siya. Nakapwesto na sa harapan ko. Sumubo siya ng kanin at ulam bago tumugon sa tanong ko. Mamaya! Ani niya na muntik nang ikalaglag ng kutsara at tinidor ko. Ba't ang aga masyado? Reklamo ko. Nagkibit balikat siya sa akin at kumain muli. Grabe, wala man lamba yon sa kanya. Kumain ka na, ang ate mo masyado. Ang laki-laki na nga ng project na dumating. Saway niya, sabay umirap sa akin. Kita mo tong babaeng to. Minsan tahimik, madalas walang modo. Hindi na ako umimik at nagpatuloy na sa pagkain. Mabilis na lumipas ang oras at maghanda na sa biyahe para mamaya. Pupunta kami sa New York para opisyal na pirmahan ang kontrata. Kahit na pulido na ang lahat, ay gusto kong matapos agad ang proyektong ito para hindi ko laging nakikita ang mukha ni Catherine. Please enjoy the trip, saad ng isang flight attendant sa akin. Tumango ako at napansing hindi binati ng flight attendant si Catherine. Nilagpasan niya lang siya na tahimik na nakaupo sa tabi ko. Pinukul ko ang titig ko sa kanya. Tusukin ko kaya yung mga mata mo? Sambit niya habang nananatili pa rin ang tingin sa iPad. Tinatawagan niya ang nani ng mga aso. Hindi kasi namin sila madadala. Ang brutal mo namang asawa. Sarkastiko kong komento sa kanya. Brutal na yun sa'yo? Pamagain ko kaya yung bibig mo? Sambit niya uli na para bang normal lang yun sa kanya. Hey! Ang dumi ng bibig mo! Eh di linisin mo. Pagputol niya at mabilis na lumapit sa akin. Agad na nanlaki ang mga mata ko at napigil ang paghinga. Ilang dangkal na lang ang layo namin sa isa't isa. You should clean your wife's mouth, don't you think? Nakangising saad niya habang nakatingin sa mga labi ko. Hirap akong napalunok ng laway. Why do I always act like this every time? Itinaas ko ang kamay ko at pinitik ang noo niya para lamang mailayo ang sarili ko at makaupo ng diretso. Linisin mo mag-isa nang aabala ka pa ng tao, sambit ko at narinig ko siyang bumuntong hininga sa inis. Bakit ba ayaw mo sa akin? Sexy naman ako, matalino, maganda, aniya na may pagtataka sa mukha. Hindi ako nagsalita at diretso lang ang tingin sa harapan. Pero sadyang pinanganak siyang makulit at panay pa rin ang pagdada at pagpuputakti ng tanong sa akin. Bakit ba ayaw mo sa akin, Adam? Dahil ba sa ex-girlfriend mo? Yes, just give me some space, will you? Pagputol ko kahit na hindi ko masyadong narinig ang sinabi niya. Agad akong tumalikod sa kanya at tumingin sa bintana. Sinubukan kong itago ang mukha ko hanggat sa kaya ko dahil naramdaman ko na namumula ang pisngi ko. Shit, lagi na lang ganito. Inilagay ko ang kanang palad sa dibdib at pinakiramdaman ang puso ko. Ang bilis ng kabog nito. Kailan ba 'to nagsimula? 1, 2, 3 or 5 years ago? Hindi ko alam. Ang alam ko lang na sigurado ay ganito na 'to bago pa kami ikasal na dalawa ni Catherine. Una kaming nagkakilala ni Catherine sa high school nang mag-compete kami sa isang debate. At obviously, siya ang nanalo. Hanggang sa nasundan pa yon ang nasundan. Nung una'y galit ako sa kanya. Ayaw kong may ibang nakakaangat kaysa sa akin. Itinuring naming kaaway ang isa't isa.
But as time goes by, nakita ko na lamang ang sarili ko na hinahanap siya palagi sa tuwing magpa-participate ako sa isang kompetisyon. Hanggang sa hindi na ako sumasali kapag hindi rin siya kasama. Nagulat ako noong nalaman ko na siya ang ipinagkasundo sa akin. Tumanda na kami lahat-lahat, pero magkakompetensya pa rin kami, lalo na sa trabaho. Pero hindi naging dahilan yon para tumigil ako na mahalin siya. Hindi ko nga lamang alam kung papaano ba ako kikilos kapag nandyan siya. Kaya naman, ganoon na lamang ang naging trato ko kay Catherine. Ilang oras ang lumipas na walang pag-uusap, ay lumapag na ang eroplano sa New York. Walang nagsasalita sa aming dalawa hanggang sa makarating kami sa hotel na pinag-check-inan sa amin. It's a grandiose hotel. Maraming tao at makikita sa mga itsurang karangyaan. Sinundan namin ang isang hotel staff papunta sa kwarto namin. At gaya ng inaasahan, sa isang kwarto lang ang tuloy namin. Muna na ako maligo ha, pahayag ko, habang dahang-dahang binubuksan ang butones ng polo ko. Hindi siya kumibo at nagpatuloy sa pagpasok sa kwarto. Napakamot ako ng ulo dahil sa inasta niya. Hindi ko talaga siya maintindihan. Sumunod na lamang ako sa loob at dumiretso na sa banyo. Ang weirdo talaga ng asawa ko, sa isip ko, bago ko binuksan ang shower. Kung nakamamatay lang ang tingin, ay kanina pa nakabulagta ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Katatapos lang ng meeting namin with the clients at hindi man lang ako aware sa mga bagay na pinag-usapan nila. Ano na naman to? Inis kong tanong. Kahit na mahal ko siya, ay hindi pa rin tama na ipinagsawalang bahala ako sa proyektong ito. Hindi niya ako tinapunan ng tingin at nagpatuloy na lamang sa pagtitimpla ng kape. Isang kape lang. Bobo ka ba? Kita mo nang nagtitimpla ng kape yung tao? Sarkastikong tugon ni Catherine sa akin. Muntik nang maputol ang ugat ko sa noo dahil sa narinig. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang plano mo? We've been staying here for already 4 days, Catherine. Nasa kabilang banda lang ako ng kama. Hindi mo man lang ako sinabihan? Reklamo ko sa kanya. Nag-propose kami ng magkaibang estilo ng budget, kaya naman naging magulo. Humarap siya sa akin, sabay humigop ng kape. Akala ko kasi busy ka. May reunion kayo ng kaklase mo nung college, diba? Walang emosyong sambit niya. Napakunot ako ng noo. How did you know? Pinagtaasan niya ako ng kilay, sabay humigop uli ng kape. Baka lang naman nakita kita habang nagtitipa ka sa cellphone mo. Mataray niyang saad. Oh, kasamang ex-girlfriend mo, di ba? Oh, eh ba't hindi ka maghanda agad at lumayos ka na rito? Pagpapatuloy niya, ang kaninang lukot kong mukha ay nauwi sa pangiti. I want to know if I'm just assuming or what. Pero parang kakaiba ang mga nakikita ko sa kanya. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hindi siya nagpatinag at nanatiling nakatayo. Lumapit ako sa kanya at iniangat ang baba niya. Iniyuko ko naman ang ulo ko at unti-unting sinakop ang kanyang labi. Kinagat ko ng konti ang ibabang labi niya. Dahilan upang bumuka ang bibig niya. At agad ko ring nalasahan ang black coffee na iniinom niya kanina. Humiwalay ako ng konti para sumagap ng hangin. Go to the room, sambit ko. Habang hinihimas ang labi niya. We'll discuss this matter. Ani ko sa kanya. Magtatanghali na nang magising ako. Wala na sa kama si Catherine. Agad akong tumayo at isinuot ang salwal na nakalatag sa lapag. Akmang aalis na sana ako nang tumunog ang cellphone sa gilid. What? Ani ko. Chill bro. Maga pa lang ang init-init na ng ulo mo. Bungad ni Troy sa kabilang linya. Kaibigan ko. Sabihin mo na kung ano sasabihin mo at wala akong oras para sa ganito. Casual kong sambit. Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya bago nagsalitang muli.
Tungkol dun sa invitation na ibinigay, nandito ka sa New York, right? Cool. Wala nang rest para hindi ka makapunta. Ang asawa ko, pagputol ko sa sasabihin niya. Narinig ko ang pagtawa niya sa kabilang linya. Do I sound like joking? I can't go if Catherine say no or act like I shouldn't really go. No, bro. Di, bro. Binigyan ka na niya ng permiso. Saad ni Troy na ikinakunot naman ng noo ko. Permiso? Takang tanong ko. Yeah, kahit tanungin mo pa siya. Kinausap mo siya? Pervert? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hey, di ako ganyan. Gago naman to, oo. Depensa niya. Napatawa ako sa narinig. After a few chat, ay ibinaba ko na ang tawag. Agad akong lumabas sa kwarto at nakita ko si Catherine sa sofa na nagtitipa sa laptop niya. Sumilip ako ng konti at nakitang tinatrabaho niya ang 3D model designs for the construction. Kumuha ako ng tubig at uminom bago siya kinausap. Nakausap mo si Troy? Panimulang tanong ko. Yeah, sabi niya pwede raw akong sumama, tama? Pagklaro niya habang ang mga mata ay nakafocus pa rin sa laptop. Ano sa tingin mo? Lagi ka naman ah. Laging ano, Adam? Seryosong tanong niya habang matalim ang pagkakatitig sa akin. Anong gagawin mo kapag sinabi ko? Panghahamon ko. Tumaas ang isa niyang kilay. Talaga ba ha? Payatot ka? Kalmadong komento niya sa akin. Agad na kumulo ang dugo ko sa narinig. Pero kahit ganon, ay hindi ko magawang mainis man lang o magalit. Namumula na naman kasi ang mukha ko. Habang nakikita kong suot niya ang damit ko. I cleared my throat saka siya inirapan. Kita ko pa ang bahagyang pagnganga niya dahil sa ginawa ko. Bago tuluyang tumalikod sa kanya at pumasok uli sa kwarto. Dumaan pa ang mga araw at ang pinakahihintay naming kasal ng isa sa mga classmates namin ay dumating na. Muntik pang hindi makasama ang asawa ko dahil sa urgent meeting ng design team. Napagkasunduan na lang namin na magkita na lang kami sa venue since nakinuha na rin naman siya ang photographer. Kaya pala sumama sa akin kasi kilala niya ang bride. Nakalimutan ko na may mga connection din ang asawa ko. Alauna nang makarating ako, una kong nakita ang mga kaklase ko noong college. Nagbatian ng konti, konting usap. Halos mapunit na ang bibig ko sa kakangiti sa kanila. Kahit na hindi ko naman kilala, ay kinakamayan ko pa. Isa sa hassle ng pagiging mayaman. Adam! Pagtawag ng isang boses sa akin. Napalingon ako sa pinanggagalingan ng pagtawag at nakita ang isang figurang matagal ko nang hindi nakikita. Bethany? Bigkas ko. Mabilis akong naglakad papunta sa loob. Ang tagal kasing natapos ng meeting. Buti na lang at nakahabol pa ako. Nandito na pala ang photographer! Sigaw ni Clara nang makita niya ako. Kita mo tong babaeng to? Ang daming role na pinapakuha sa akin. Si Clara Armenton, kaklase ko nung high school hanggang college. Pero tumigil siya ng pag-aaral at nag-focus na lang sa karir niya as a model. Nagbunga naman dahil isa na siyang sikat na supermodel at nakabinwit pa ng isang baliw na direktor. Double ang rate ko ngayong araw ha? Pabiru siyang umirap sa akin. Anong tubol? Aba nag-asawa ka lang, ganyan ang singilan mo ha? Panunukso niya. Napatawa ko sa sinabi ni Clara. Nakagat ko ang ibabang labi ko para pigilin ang tawa ko. Gusto ko naman talaga ang asawa ko. Hindi ko naman ipinagkakaila yun. Pero kada naisip ko kung paano pa niya hindi nakakalimutan yung first and last girlfriend niya, hindi ko talaga maiwasang masaktan. Alam ko naman na napilitan lang siyang pakasalan ako. Habang ako naman, buong pusong pumayag. Hindi kaya sobrang makasarili ako? Tumigil ka nga ha? Alam mo namang may nagme-makeup sa'yo? Saway ko. Nagpaalam ako sa kanya at nagbihis. Muntik pang malaglagan pang ako nang makita ang damit para sa bridesmaid. Napaka-revealing. Gagang babaeng to. Wala akong magagawa kung hindi ang isuot ang damit.
ang ginaw ng likod ko. Uubuhin pa yata ako. Agad akong lumabas matapos inayusan ang mukha at buhok. Kinuha ko ang kamera at nagsimulang kumuha ng mga litrato. Isa sa mga hobbies ko noon ay ang photography. Inspired ako noon habang kinukunan ang first subject ko sa isang kompetisyon at ang model ko noon ay confident na siya ang mananalo. Pero kalaunan ay tinalo ko pa rin siya. Napangiti na lamang ako dahil sa naalala ko. Maraming kilalang tao ang dumating. Napakasikat kasi nitong si Clara. Magaling din na direktor si Andrew. Kaya siguro napaka-OA niya minsan. Napatawa na lamang ako dahil sa naiisip ko. Ready na ba ang bride? Tanong ko sa isang staff. Makeup artist yata. Hindi pa po. Tugon niya. Yung groom. Bumaling sandali ang babae sa kasama bago ito sumagot. Katatapos lang daw po, miss. Pwede na sila for shoot. Sabi ko sabay ngiti at nagpasalamat. Agad akong naglakad papunta sa kabilang dulo ng hotel. Kung bakit naman kasi ang layo nila sa isa't isa. Ikakasal lang naman sila. Sa daan papunta sa room ay nakita ko pa si Tanya na may nilalandi na foreigner. Kapatid ni Clara ang babaeng to. Puro na lang laro pagdating sa relasyon. Nang makarating ako sa room nila Andrew, ay agad kong inutusan ang lalaking nakatoka na paghandain na sila. Halos lahat ng grossmen ay wala akong kakilala. Kalahati yata ng kasamahan niya sa trabaho, sa kayong iba naman ay mukhang dating kaklase o mga kaibigan. Ang ganda! Sigaw ni Miko nang makita ko. Mayabang akong umiti, saka mahinhin na umikot. Miko Stephen is a gay friend of mine. Isa siyang interior designer na nagtatrabaho sa kumpanya ng asawa ko. Effortless beauty! Nakangiting saad ko. Tumawa naman si Miko at akmang guguluhin sana ang buhok ko. Pero agad ko rin siyang tinambal. Wow! Groomsman, ha? Papuri ko. Siya naman ngayon ang umiti ng pagkalawak-lawak. Sino pa ba? He arrogantly replied. Pinilit mo lang naman si Andrew eh. Sabi mo dapat isa ka sa groomsman kasi ikaw lang naman ang nag-design ng vacation house ng mama niya. Ngiwi kong sambit. Huy, grabe! Tarantang saway niya. Pareho kaming natawa sa mga sinasabi namin na parehong gago lang. Nang biglang may tumikim sa likod namin. Sabay kaming napalingon at nakita ang kunot noong si Adam. Hoy, nandito na si lover boy. Except na muna ang pinakagwapong groomsman, ha? Ani ni Miko. Sabay kindat sa akin. Humarap ako kay Adam at pinasadahan siya ng tingin. Ang elegante at napakagwapo. No klaseng damit yan? Naubusan na ba ng tela? Inis niyang tanong. Fashion yan, bobo to. Bagay ba sa akin? Tanong ko, saka umikot-ikot para ipakita ang kabuuan ko. Gandang-ganda ka sa sarili ah. Agad nang umiwi ang mukha ko dahil sa narinig. Bumakas sa labi niyang isang ngiti habang hinila ko papalapit sa kanya. A very stunning lady. Bulong niya habang unti-unting inilalapit ang ulo niya sa akin. Pero bago pa maglapat ang dapat na maglapat, ay biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Andrew. Panira talaga kahit kailan. Let's continue later. Bulong niya na ikinapula ko. Sure, I mean, why not? Agad siyang dumalo sa iba. Kaya naman ay pumwesto na ako at nagsimulang kumuha ng litrato. At dahil bobo itong si Andrew, laging natatagalan kasi hindi raw sila kaibigan ng kamera. Ilang reklamo nang narinig kong lumabas sa bibig ni Miko na hindi ko mapigilang mapatawa dahil sa kanila. Again! Sigaw ko habang patuloy na kumukuha ng larawan. Harap sa kaliwa! Utos ko. Agad naman silang sumunod. Pero may isang ulo na nananatiling nakaharap sa akin. Sa kaliwa! Mas lalong inilingon ng iba ang liig nila, pero ganun pa rin
ang posisyon ni Adam. Ibinaba ko ang kamera at nilapitan siya. Ayoko. Simpleng sagot ni Adam. Agad naman akumulong ang dugo ko dahil sa narinig. Anong sabi mo? Ang boses ko ay medyo tumaas ng konti. Sino ka para utusan ako? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Ang ibang nasa paligid namin ay nag-aabang sa susunod na mangyayari na para bang nasa sinihan sila. Naihilamos ko na lamang ang palit ko sa mukha. Mariin ko siyang tinitigan. Adam, to the left! Utos ko sa kanya. Ayoko! Matigas niyang tugon. Bakit ka na naman ganito, ha? Medyo frustrated kong tanong. Eh kasi wala ka naman dun. Pasimpleng sagot niya. Agad na napaubong ibang groomsmen na naging pahayag ni Gabriel. Ang kaninang lukot kong ekspresyon ay mas lumukot pa. Hindi dahil sa frustration, kung hindi dahil sa kilig. Bakit may kasamang banat? Grabe! Hindi ko kinayang kakesuhan mo, pare. May itinatago palang kakornihan tong si Soccer Boy, ha? Iilan lang yan sa mga puna ng mga kalalakihan sa kanya. Kung bakit ba kasi bigla-bigla na lang bumabanat. Parang gago. Kilig na kilig tuloy ako. Adam naman, maawa ka na sa kasal ko. Sabat ni Andrew na may hindi ko mapangalan ang ekspresyon sa mukha. What? I told you not to include me in your groomsmen. Pabalik niyang sambit kay Andrew. Kala ko ba magkaibigan tayo, Adam? Bakit ang sama-sama ng ugali mo? Simula nung nag-asawa ka. Madramang sambit naman ni Andrew, sabay hawak sa dibdib na parang tanga lang. Bakit? Kailan ba kita trinato ng mabuti? Tanong ni Adam sa kanya na mas lalo lang bumagsak ang balikat ni Andrew dahil sa narinig. Adam? Yeah? Adam, huwag na matigas ang ulo. Kung ayaw mong bangasa kita, ha? Gusto kong matapos na ito nung madali para ikaw naman ang atubaging ko. Okay ba? Pang-aalo ko sa kanya. Tumingin siya sa akin na nakakunot ang noo. Ang akala ko'y magsisimula na naman siyang magreklamo. Pero tumalikod siya at bumalik sa pwesto. Alright! Masaya kong sambit habang nakatingin sa harapan. Hindi rin nagtagal ay natapos ng photoshoot ng groom at ang bride. Naging maayos naman ang lahat. Tama nga ang sabi nila. The bride is the most beautiful in her wedding day. Clara is just the happiest, as well as me. But I can't help to think, ano kaya ang pakiramdam ng may magulang kang maghahatid sa'yo patungo sa altar? I probably won't able to experience that, sad to say. Pinagsisisihan kasi ng mga magulang ko na ipinanganak ako. Masakit, oo, pero wala naman akong magawa. Dahil ipinanganak ako nung mga panahong pareho pa silang mga bata at hindi pa handa. Masyado pa silang bata para sa responsibilidad. Kaya naman ang pinagsama sila sa isang bubong ay hindi laging nagkakasundo. Nagpapasalamat na rin ako dahil iniwan nila ako sa orphanage imbes sa kalsada. Hindi rin naman kami kasal ni Adam sa simbahan. It was a civil wedding. Napailing na lamang ang ulo ko dahil sa naisip. I should not be sad sa napakasayang selebrasyon na ito. Are you fine? Tanong ni Adam habang nasa bewang ko ang kamay niya. Tingin mo, may comment ka naman sa lahat ng bagay. Kaya ikaw nang mag-conclude kung ayos lang ba ako. Pambabara ko. Mas sumigpit ang hawak niya sa bewang ko. Kaya naman ay napatingala ako sa kanya. You? Yeah, me. Sambit ko. Dinala niya ang malapad na kamay sa noo at hinilot yon. Inis na ata sa akin. You better prepare tonight. Huling saad niya bago umalis at dumalo sa ibang kasamahan. 3 araw nang nakalilipas nang maikasal sina Clara at Andrew. Simula rin noon ay mas naging busy pa kami sa project. Next week ay babalik na kami ng Pilipinas. Tapos na kasi ang dapat asikasuhin dito. Nag-inat ako ng katawan at naglakad papasok sa kwarto. Napatingin ako sa orasan
at nakitang pasado alas 10 na ng gabi. Pero wala pa rin si Adam. Lagi siyang lumalabas nitong mga nakaraan. Hindi naman kami masyadong close para pauwiin ko siya. The only thing I can do ay maupo at hintayin siya na umuwi. Yun na lamang ang palaging nagagawa ko. I pick up my phone at nakita kong isang message galing sa aking katrabaho. Kaagad akong nagbihis at lumabas sa hotel. Naglakad ako pupunta sa opisina ng kumpanya ni Adam dito sa New York. Malapit lang naman kasi yun. Niyakap kong sarili ko dahil sa lamig ng hangin. Kahit na hindi naman winter. May inihabiling presentation si Maki sa katrabaho ko para bukas. Inutusan kasi siya ni Adam na bumalik na ng Pilipinas. Nang makarating sa entrance ay agad naman akong binati ng security guard. Good evening, Ms. Sarmiento. Ani niya sa isang malaking ngiti. Pinoy kasi si Kuya Guard. Halos kalahati ng mga taong nagtatrabaho rito ay mga Pilipino. Magandang gabi. Bati ko at pabalik na tumango sa kanya at lumakad ng diretso papasok. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa ng jacket at nagmamadali akong binuksan ng cellphone. Baka si Adam at hinahanap na ako. Nawala ang ngiti ko nang makita ang pangalan ng katrabaho ko. Nasa parking lot na daw siya. Napabuga ako ng hininga. Hindi ko naman masisisi na gusto niya nang umuwi. Malapit na rin kasi siyang manganak. Lumiko ako pa kanan at tinungo ang parking lot. Agad ko siyang namataan kasi naman para siyang guard na palingalinga sa paligid. Napatawa ako habang lumalapit sa kinaroroonan niya. Hey! Bati ko. Napatingin siya sa akin. Tila ba nabunutan siya ng tinik dahil biglang gumaan ang ekspresyon niya. Inabot niya sa akin ang folder at nagpaalam na na umalis. Hinawakan ko yun ng mahigpit at nagsimula ng maglakad pabalik. Pero agad ding bumagal ang aking pagakbang nang masilayan ang dalawang bulto ng tao sa dikalayuan. Napatiimbagang ako at naisarang kamao ko habang tinitingnan ko sila sa malayo. Napatitig ako sa kanila at nagdulot yun ng kakaibang pakiramdam sa akin. Naaalala ko nung college ako. Nag-enrolled ako kung saan naka-enrolled si Adam. Ang makita lang siya sa isang kompetisyon ay sapat na sa akin. Ang akala ko ay lagi kaming mag-aaway ni Adam tuwing magkikita kami. Madalas talaga ang away. Hindi ko kasi alam kung ano ang iaakto ko. Wala naman kasing nagtuturo sa akin kung paano ko haharapin ang nararamdaman ko. Isa pa ay parang nadidismaya ako dahil na rin sa nangyari sa mga magulang ko. Pero iba talaga kapag tinamaan ka. As time goes by, ay nagka-girlfriend si Adam. Si Bethany, ang una at huli niyang girlfriend. Hindi ko alam ang buong istorya nila kung bakit pumayag si Adam sa kasal. Siguro dahil para takasan ang sakit na nararamdaman niya nang maghiwalay sila. Tumalikod ako sa kanila at nagsimulang maglakad papalayo. Unti-unti ay lumabas ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Masakit pa rin. Ang hirap talagang matalo. Iniangat ko ang braso ko at pinunasan ang mga mata ko. Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang may umapos sa aking likuran. Ramdam kong higpit at init ng pagkakahawak niya sa akin na mas tumulo ang luha ko imbis na tumahan ako. Mahal mo ko? Tanong niya habang ang labi ay nakalapat sa aking balikat. Pakakasalan ba kita kung hindi? Bobo mo naman! Paus kong tugon at ramdam ko ang pagngiti niya. Humiwalay siya at hinarap ako at pinunasan ang mga luha ko habang nakangiti. Marami pa tayong pag-uusapan pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Hinila niya ako papalapit sa kanya at unti-unting ibinaba ang ulo niya. Ikaw lang ang asawa ko. Nag-iisa lang si Mrs. Adam Sandler ng buhay ko. Matamis niyang sambit bago pinatakan ng labi ko
ng isang mainit na halik. Hinalikan ko rin siya kagaya ng paghalik niya sa akin. At ipinulupot ko ang aking kamay sa liig niya. Marami pang bagay na dapat ilagay sa pwesto sa buhay namin. At masaya ako dahil nag-uumpisa nang mangyari ang lahat ninyon. I'll spend my eternity with my enemy and my husband.